Hello guys, welcome to my channel. Today ay magluluto tayo ng sliced bread o tinatawag na tasty bread. Ito ay napakadali lamang kaya magsisimula na tayo. So ito na ang ating container. Mag-add tayo ng 290 ml na fresh milk. Kung wala kayong fresh milk ay pwedeng water. Make sure ng ating water ay naka-sterilize. And then i-add natin ang ating dalawang egg. Ito ay beaten na siya. Pagkatapos, i-add natin ang ating bread flour na 550 grams. Okay, sa mga walang bread flour ay pwedeng all-purpose flour. Yan. Pagkatapos, i-add natin ang ating unsalted butter na 50 grams. Ito ay melted na siya. And then we add 80 grams of sugar, white sugar, pwedeng brown sugar. Yan ay katamtaman lamang. And then 1 teaspoon of salt. Pagkatapos, instant yeast na 1 tablespoon. And then 1 teaspoon of cooking oil. So, done na siya. And then, isasalang na natin sa ating bread maker. Sa mga walang bread maker, ay pwede kayong magmasa. Okay. So, eto na guys. I-set natin ang ating bread maker. Ayan. Check natin. And then, i-set ang ating bread maker na 3 hours and 18 minutes. Ayan. Then we will start. Okay. So ganito lang siya kasimple guys. Ayan, waiting na natin. So, ito na guys ang ating tinapay. Umalasan na siya. And then, naluluto na siya. Almost done na. And so, ito na guys ang ating bread. Ready to take it out. Ayan. So, ito na guys ang ating tinapay. I-cool it down natin bago natin siya i-slice. Ayan. Yung 550 grams na ating ginawa ay makagawa tayo ng dalawang set. So, i-slice na po natin. So, tingnan natin sa loob. So, ito na guys ang kanyang loob ng ating tinapay. Ayan, very smooth siya. Little bit crunchy po siya sa surface niya. Mas gusto ko kasi maging mas brown siya kasi pagka i-toasted natin siya, napakasarap po niyan. Ayan. Depende kung anong gusto nyo, pwedeng sandwich, pwedeng toasted bread. Ayan, ito ay nagtatagal ng 4 to 6 days. Ilagay lamang ito sa fridge and then pagkakain kayo ay pwede ninyo siyang i-preheat sa microwave. Or pwede ninyong i-toast or something kung ano yung gusto ninyo. So, tignan natin. Ayan. Sa loob po niya ay talagang nakikita nyo na soft po siya. Smooth. Ayan. So, ganito lang siya guys. Kadaling gumawa ng tasty bread na kahit nasa bahay lamang kayo. Hindi na nating bumaba pa o bumili sa mga bakery. Ayan. So, okay na siya guys. As you can see po, malambot po siya. Ayan. Gusto ko kasi siya ng crunchy ng konti dun sa surface ng ating bread. So, eto na. Okay, thank you for watching. Sana nagustuhan mo ang aking video. Please like and subscribe para ma-notify ka sa lahat na i-upload ko. Thank you!